dahil nakain na po kami, papainit na natin yung isda kanina. Ayan. At ilalagay na po natin yung spring onion. Ayan. Ang bango, guys. Isda. Ayan, picturean muna natin. Ayan. Ito po ay kalahati na lang siya kasi andito yung kalahati. Kasi kanina, nung bumili ako ay hinati ko siya. Sabi ko, hatiin. Yung isa, i-chop. Yung isa ay huwag na lang. Kasi itong isa, yung kalahati niya, gagawin ko itong, i-steam ko siya, guys. Pero next video na lang po kasi hindi ito ang lulutuin ko ngayon. Ayan. So, ang gagawin ko, lalagyan ko na lang po siya ng salt. Tapos, ilalagay ko po siya sa frozen. Ipo-frozen ko po siya. Lagay ko po siya sa freezer. Ayan. Ito siya, guys. And then, yung kalahati naman po ay gagawin kong ayan, fresh siya. Gumagalaw-galaw siya kanina. Gagawin ko siyang soup. Ito ngayon ang iluluto ko, guys. Pero saglit lang po. So, ito, guys. Lalagyan natin ng salt para next time na lulutuin natin siya ay magkakaroon siya ng lasa at hindi siya yun. So, magiging masarap yung lasa niya, guys. Kaya kayo, guys, kapag ano, pag meron kayong bumili kayo ng isda, kung gusto niyo po gawin ito, lagyan niyo po siya ng salt, tapos ilagay niyo po siya sa freezer kung hindi niyo pa siya lulutuin ngayon. Kasi mas magiging malasa po yung isda. Masarap po siya. Huwag naman po masyadong marami, konti lang, ganun, yung katamtaman lang. Ayan. So, ito po, ilalagay ko siya sa plastic, tapos lalagay ko siya freezer. Para next time po na magluluto ako, ayan. Next time ko po siya lulutuin, ayan. At i-ano na lang po natin, defrost na lang po natin next time na magluto, ayan. So, ngayon po, papakita ko naman sa inyo yung iluluto kong soup. Wait lang po. So, ito, guys, plinastikan ko na siya. Lagay ko na po siya sa plastic at ilalagay na po natin sa freezer. Next time na lang po natin ito lulutuin. So, lagay na po natin. So, ito, guys. Ito na po siya. Lagay ko na siya sa freezer. Next time po na magluto tayo. So, ilalabas ko na lang po siya. Pag next time na magluto. Ngayon naman, guys. Ito na yung kalahati niya. At lulutuin ko na po itong soup. So, ilan lang kami ngayon nakakain. Ngayon lang halian. At lalagyan ko na po muna siya ng salt. Kasi mamaya-maya pa po ko pa po ito lulutuin. So, lagyan ko lang siya ng salt para magkaroon po siya ng lasa at hindi siya maging malansa. Ayan. Eh, itong mga to, ayan. Tinanggalan ko na po siya kanina ng ano. Ayan. Ano ba to? Tanggalin ko na nga rin yan. Nilinisan ko na ito eh. Ah. Meron pa palang ano. Hindi ko natanggal.
Hindi ko kasi nakita yun. Yung parang pinaka... Ano ba ito? Wait lang po ah. Ayan. So, tinanggalan ko na ulit. Meron akong di nakitang part na ano. Yung may dugong na muo. Ayan, tinanggal ko lang. So, ayan. Tapos, lalagay lang po natin ito sa refrigerator sa loob ng ref. Para po, mamaya, pag niluto natin, ay medyo may lasa-lasa na po yung ating isda. Ayan. And so, mamaya po ulit. So, ang mga ingredients lang po ng ating fish soup ay ginger. Ayan. Hindi ko pa po yan nabalatan. Mamaya ugasan ko po siya at papalatan ko siya. And then, meron po tayo ditong spring onion. Ayan. Tapos, meron po tayong salt. At, syempre, meron po tayo ditong rice wine. Ayan. Hindi po to sponsor, guys. Ayan. Wala eh. Ito yung ginagamit kong rice wine. Disclaimer lang ulit, hindi po ito sponsor. Ayan. So, ayan, babalatan ko lang po guys. Saglit lang. So, ayan guys, nahiwa ko na. Na-slice ko na yung luya. Tapos yung spring onion. Ayan, kung napapansin nyo guys, pinaghiwalay ko yung puti. Yung kanyang pinaka ano. Ano ba tawag dun? Basta yung puti niya. Tapos yung green. Kasi ito parang ito yung dahon niya, 'di ba? Ano, panghuli na lang 'yan, guys. Ito yung ilalagay na natin agad-agad diyan sa may. So, magpapakulo lang po tayo ng tubig. So, ito, guys. Ayan, papakuloyin ko lang po yung ano, yung tubig. Pwede na rin po nating ilagay yung ano, yung luya tsaka yung white ng ano ng spring onion tsaka yung micho o yung ano tawag doon, rice wine. Lalagyan lang po natin siya. Wait lang po. So ito guys, lalagyan na po natin ng rice wine, konti lang. Yun, konti lang po kasi baka malasing tayo. Hindi. Para hindi yung masyadong ano, lasang-lasang ano na. Ayan. So, ilagay na natin yung luya. Ayan. Ayan. At tinatansya na lang po talaga guys kasi depende po kasi yan sa ano, lulutuin yung isda kung marami pa siya o konti lang. Ayan. So, ito. Ganito lang po ako magluto. Walang sukat. Basta tinatansya ko na po kung gaano karami yung isda. Siyempre, ano, kuntian ko lang yung sabaw kasi baka hindi na, wala nang lasa yung ano, wala nang lasa ng isda yung gagawin yung soup. Para sa akin lang po yun. Ewan ko po sa iba kung paano po yung paggawa niya. So, ganito lang po siya. So, tapos guys, tatakpan natin yan. Tapos, pagkulong-kulo na siya guys at medyo mawala na yung amoy ng tawag dito alak, micho, yung rice wine. Pwede na natin ilagay ng ano yung isda. Tapos mga ilang minuto lang yan guys, maluluto na yung isda. So mamaya ulit guys, papakita ko sa inyo. Siya pala guys, lalagyan po natin siya ng konting mantika, konti lang. Yun, ganun lang siya guys. Kasi nakakadagdag to pang pasarap. Okay guys. Mamaya po ulit. So ito guys, tignan na natin. Ayan, ang bango. Ang bango-bango niya guys. Promise. Ayan. Pwede na po natin ilagay yung ating isda. Pero bago po yan, lalagyan ko po muna ng konting betchin kasi gusto po ni Lola ng may betchin konti. Tapos konting paminta. Konti lang po kasi para hindi maanghangan si Lola kasi ayaw niya ng maanghang. And then ilagay ko na po yung isda. So ilalagay
Kinak po natin yung isda, dahan-dahan lang para hindi tayo matalsikan. So, ayun. Fresh na fresh po ang isda ito, guys. So, pakuluin lang po natin yan. Tapos, dahil nilagyan na po natin kanina ng asin yung isda. So, titikman muna natin bago natin dagdagan ng asin. Kasi baka umalap. Actually, hindi naman ako talaga tumitikim. Pero, ito, konti lang siguro ilalagay natin. Yan. So, pero mas mainam din na tikman nyo, guys. Kasi ako, parang, busog ako lagi pag nagluluto. Ayan. So, ganyan lang, guys. Tatakpan po natin. Tapos, pag naramdaman nyo na po na ayan, kumukulo na rin naman. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. So, kapag ganyan, minsan kasi nagsisebo kasi ito, guys, eh, yung gumugulwak yung tubig pag may takip. Ayan. So, siguro, hindi ko na lang siya tatakpan. At antayin na lang natin na, kasi malapit na siya kumulo. Saglit na kasi maluto to. At saka, guys, yung isda, nilalagay lang namin yan kapag talagang nandyan na silang lahat, kakain na kami, ganun. Para mas masarap yung isda pag ganun. Yung parang kakaluto lang talaga siya. So, dahil busy naman po ako at nagbibideo. So, niluto ko na siya ngayon para makaluto pa ako ng ibang putahe. Yan. Papatayin ko na lang to agad kasi kasi nga magluluto pa ako ng ibang putahe. So, pag ganyan na, guys, yung kulay ng isda, ayan. So, ang alam ko, okay na yan. Kasi makikita nyo naman sa mata, guys, at saka sa kulay. Ito, okay na siya, guys. Tapos ipapakulo na lang konti mamaya. Tapos mamaya ko na lang din titikman. At, yan. Ilalagay natin mamaya yung spring onion sa ibabaw. Yan. Okay, guys. Ganyan lang siya, guys. Dahil nakain na po kami, papainit na natin yung isda kanina. Ayan. At ilalagay na po natin yung spring onion. Ayan. Ang bango, guys. Ayan. At lalagyan ko lang po ng konting asin. So, ito, guys. Lalagyan na natin ng konting asin. Kukuluan lang po ng konti, guys. Lakihan ko na yung apoy. Ayan. At okay na. Ayan. Kumulo na siya, guys. Ready na ang ating fish soup. Ayan. Napakasarap ng ating sinabawang isda. Ayan, guys. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana ay mag-like kayo at mag-subscribe dito sa aking channel, MC Channel. Bye, guys! Thank you for watching! Bye! Sa ngayon!